Hi guys, today i-share ko sa inyo yung March perfume favorites. Unahin na natin tong limited edition from Jo Malone, and hopefully may mahanap pa kayo abroad kasi dito sa Philippines wala na nito, ubus na siya guys. And this is the rose water and vanilla, eto siya, and this is only 50 ml. Na-review ko na to, ilalagay ko dito. This is a parang powdered sugar almost na sweet na may pagka parang dessert yung dating niya, pero hindi naman siya yung nakakaumay. Actually sa unang spray akala mo malakas siya, but pagka tumagal na siya sa skin mo, sa damit mo, even sa damit mo, hindi siya yung malakas na malakas. Hindi ako naka-receive ng compliment dito. Pero, nung gamit ko siya, gusto ko yung amoy ko. It's very feminine, sweet, floral. All year round pwede siya. Sana nga gawin na nilang permanent collection. This is really nice. Maganda to dun sa mga gusto palang mag-try, sa mga gourmand na perfume. Pero kasi siya, hindi siya, to me ha, hindi siya gourmand na gourmand unless alam mo yung dessert na kaamoy nito, which is na-mention ko naman dun sa review ko nitong pabango na to. I think this will be good for everyday kasi nga akala ko dati malakas, and even yung mga SA nalalakasan sa kanya, pero depende kasi sa skin, no? Sa akin, I think kaya ko tong gamitin all year round, pero mas maganda siya sa air-conditioned na room, medyo malamig na weather, umuulan, yung ganyan. So kung nag-office kayo, okay siyang gamitin everyday. Bihira ko tong ilabas, and maraming nagre-request na i-review ko yung mga Narciso Rodriguez na lang na mga pabangon. Madami ako niyan. I'm sorry guys, hindi ko pa sila lahat na gagawa ng review, no? And this is the Narciso Rodriguez Poudre. This is a powdery perfume. Pero very creamy. Almost may pagka parang, alam niyo yung rubber ng Barbie doll. Meron siyang ganung dating. Not in a bad way. This is really nice. Ito yung pabango na na-mention ko na tatlong araw na after ko tong ispray, nangangamoy pa siya sa room. Ganun siya kabango. To me, yung pagka-powderiness niya, hindi siya yung mature na mature, at least sa skin ko and sa nose ko, hindi siya yung mature na klase ng powdery na perfume na iisipin ninyo na pang tita lang, pang lola lang, pang nanay lang. Pwede siya kahit sa mga, let's say, on their 20s, ganun siya, pero ang ganda ng creaminess nito. I don't know kung tube rose yon, kayo nang bahalang mag-google guys, pero this is a nice, powdery, to me very feminine na pabango. Luxodor na lullaby na pabango. Ito, parang formulation talaga nila tong lullaby. This is really nice guys. Sabi ko nga sa review ko nito, ililink ko dito. Good for everyday, men and women could wear this. Ang ganda ng dry down nito. This is parang powdery clean floral na perfume. I don't think merong makaka-offend or ma-o-offend dito sa amoy na to unless hindi nyo gusto yung ganong klase ng amoy. Alam nyo yung kahit na lagi kayong nagko-commute pero gamit nyo siya, you still smell fresh, you still smell nice. Malakas siya, pero hindi naman siya yung malakas na nakaka-umay or makakakos ng sakit ng ulo or sakit ng ilong ng katabi mo. Kung naghahanap kayo ng pang-signature scent for everyday, okay to guys, tong lalabas. Eto nilagay ko lang sa maliit na decant kasi ang lakas ng sprayer nung bottle niya, and sobrang matapang tong pabango na to. And this is the Tom Ford Something Fabulous. Nilagay ko siya dito kasi yung sprayer niya maliit lang, so very controlled yung spray niya. Mas kaya ko siyang gamitin. Ang sexy nito, ang bango nito. Hindi siya well complimented na pabango sa akin, pero kakaiba siyang klase ng pabango, and to me, very parang girl boss kung babae ang gagamit, and kahit lalaki ang gumamit nito. May pagka-boss type yung dating niya. Medyo overhype lang siya sa social media, but I think kung may time kayong dumaan sa Tom Ford, still worth na matry to, matest sa skin, maamoy, kung magugustuhan ninyo siya, lalong-lalo na yung dry down. To me, ang sexy nito guys. At technique ko, kapag masyadong malakas yung pabango, para makontrol ko yung spray, ilalagay ko sa maliit na lalagyan para medyo mas maliliit yung sprayer niya, and kaya ko siyang ipaligo sa katawan ko. Another Tom Ford and decanter tong meron ako, nakalagay siya dito, and this is the Soleil Neige. This is a sweet floral. May almost, I don't know, may naamoy ako sa kanyang parang sa something na tobacco-ish, pero very light. This is a light perfume, comforting because of the sweetness and the powderiness. Medyo bago-bago tong perfume na to. Hindi siya sikat na sikat. Hindi rin siya sikat na sikat sa social media, actually. Pero I like this. Easy reach tong pabango na to. Good for everyday. Maganda siya sa mainit na weather.
Men and women could wear this. Another one from Tom Ford na kung wala pa kayong nagugustuhan sa Tom Ford kasi you find it na parang halos lahat ng tinda nila na pabango malalakas, try this, itong Soleil NEIGE kasi ito magagamit nyo talaga, easy reach to me all year round, pwede siya. SCENTSMITH na Desert Cactus, oh my goodness. Okay, nung nireview ko to, I will try to link it here, ang sabi ko medyo may pagkaamoy Baldeafric siya kasi cream. To me, may naamoy akong pineapple eh. I don't know why. Pero actually, yes, meron siyang dating na Baldeafric. Pero hindi Baldeafric na Baldeafric yung dating niya. Meron siyang sarili niyang, sabihin na nating dating na parang piña colada pa rin siya at the same time. Kasi to me, Baldeafric is may pagka-piña colada. Although sa husband ko, amoy na amoy niya yung lemon. Wala siyang naaamoy na pineapple. Eto, etong Desert Cactus, naamoy ko sa kanya is pineapple, ganun, may pagka-piña colada, pero may something else. So, very sweet pa. Mas sweeter pa siya. Or sabihin na natin parang sweet sour. Mas hinog pa yung pineapple nito sa ilong ko. And amoy na amoy mo yung parang creaminess. I don't know kung may coconut siya. Basta sabi ko nga may pagka-piña colada, no? This is good sa weather natin dito sa Philippines and malakas siya. Isa to sa mga SCENTSMITH na malakas yung amoy. Pero I think this is a limited edition. So, check niyo sa store kung gusto niyo yung klase ng ganitong amoy. May pagka-fruity, cocktail, uplifting, sweet, creamy. This is a fun perfume. Maganda siyang ipangregalo, blind buy. And may pagkakaiba yung amoy niya. Sabi ko nga kahit nakaamoy siya ni Baldeafric, may something na iba sa kanya. Layered fragrance. This is the body spray and this is the orange blossom. Ito siya. Wala silang malalaking bottle, at least dito sa Philippines. Ayun lang, the problem lang with this is once natanggal nyo na yung plastic niya, dun sa mga bibili nitong brand na to ha, i-tape ninyo to kasi umiikot siya. And yung unang-una kong bottle is this one. Natapon siya guys, nag-leak siya dito kasi hindi pala siya nakaseal. So, i-tape na lang ninyo to make sure na hindi siya iikot. But going back sa scent, this is a nice, light, refreshing na orange blossom. Kasi nga karamihan sa nagtatry ng orange blossom na perfume, you find it in dolik, amoy ihi, amoy pawis, alam nyo yon, hindi nag-work sa inyo. Try this, itong layered fragrance na orange blossom. Nice, light, sweet na klase ng orange blossom na perfume. And actually, I like the size. Madali siyang dalhin sa labas. Dior na Soufflé de Soy. Sabi sa akin ni Lady Lynn of Scent Society PH, parang madidiscontinue na siya or baka possible na kinikerry na lang siya sa ibang mga countries. Kasi dito sa Philippines, parang iilan na lang yung pumapasok na stock nitong Soufflé de Soy. This is really nice guys. And I think na-mention ko na ilang beses na pag binabanggit ko tong Soufflé de Soy. I hope napopronounce ko ng maayos. I think naamoy ko na to. I think naamoy ko to nung first time kong inamoy yung line nitong mga Christian Dior na private collection. And then, siguro sa dami kasi nung mga naunang nagustuhan ko ng perfumes, hindi ko siya na-appreciate. Minsan kasi nalulunod yung ilong mo eh. I mean, even mag-provide sila ng coffee bean para amuyin, sa dami ng inaamoy mo, merong hindi ka magugustuhan at that time, balikan mo lang. So, naamoy ko to sa store and nagustuhan ko siya guys. Kung gusto ninyo si Grease Dior, but you find it too strong, yung parang leather na note niya, and too masculine actually. Etong Soufflé de Soy, I think kaya nila tatanggalin to eh. Kasi this is a feminine version. Sa umpisa, maaamoy mo yung something, I think bergamot, and meron din siyang patchouli. And then meron siyang parang leather na note din sa ilalim, pero it's light. So para siyang female version, and lighter na version, sabihin na rin natin, ng Grease Dior. Pero sana hindi nila i-discontinue to guys, kasi ang bango nito, and not everyone could wear the Grease Dior. I like it, but pagka sa mainit na weather, mas mahihila ko tong si Soufflé de Soy. Beautiful patchouli, I think may rose din, leather, citrus floral, ganun siya kaganda guys. To me, ang feminine niya, pero pwede rin tong gamitin ng mga lalaki if you cannot wear the Grease Dior, or let's say, you cannot wear the Grease Dior pag mainit na weather. Gucci Bloom na Eau de Toilette. Oh my goodness, ang bango nito. Sabi ko nga, ang favorite ko sa line nitong Gucci Bloom is the Nettare de Fiori. To me, it's a floral tube rose na pabango
na medyo mas younger ang dating niya, pero any age could wear it naman, and ang ganda ng pagkakatimpla to me ng Natara de Fiori. Nung na-try ko tong Eau de Toilette, oh my goodness, binabasa ko, I think, I'm not sure kung discontinued na siya, pero nakikita ko pa siya sa online store ng Rustans. Mas gusto ko to. Hindi ko masabi kung ano ba. Creamy pa rin siya, pero parang mas lighter. Pero at the same time, may parang something citrus sa kanya, kaya parang mas madali siyang gamitin na klase ng Gucci Bloom or na klase ng floral tube rose na pabango. Ang ganda niya, guys. Ito yung kung halimbawa takot kayong gumamit ng very floral na pabango. Alam niyo yun, amoy simbahan, amoy altar, yan. Natatakot kayo? Etong Gucci Bloom na Eau de Toilette, baka ito yung maging isa sa mga una ninyong floral na pabango. Kasi ang ganda niya, guys. Nakikita ko siya sa college students, pataas. Pero even elementary, pwede. Pwede siya kasi meron siyang parang lightness and may pagka-citrusy. Zara Emotions na Ebony Wood. Alam nyo, naubos na yung mga kasabay niyang pabango. Pero ito, nakikita ko pa rin to sa store. Hindi siya masyadong pinapansin because this is a parang creamy, sweet, almost smoky na woody na you would think pang lalaki lang siya. And yes, madali siyang gamitin ng lalaki. Kasi parang kino-compare siya sa, I think, tobacco vanille ni Tom Ford. Pero mas lighter to na version, mas madali siyang gamitin. Sa mga hindi sanay gumamit ng ganitong klase ng pabango, you might still find it strong. So you could save it for, let's say, naka-air conditions, special occasions, burr season, yan, malalamig na weather. Pero ako, pagka medyo after mag-spray, siguro after mga 30 minutes, medyo quiet na siya eh. Hindi siya yung loud na wood. And ang ganda nito, ang sexy nito, guys. Men and women could wear this. I think ha, pero kung makikita nyo pa to sa store, i-try nyo, or bilhin nyo na actually kasi limited edition to. And kung babae yung bumili and hindi nyo siya nagustuhan, iregalo nyo na lang sa boyfriend nyo, sa partner nyo, sa husband nyo, sa dad nyo, sa grandfather ninyo. Alam nyo yon, kasi any age could wear this. Sexy, creamy, sweet na woody, parang almost, hindi ko naman masabing syrupy, smoky na creamy. Ang ganda niya, guys. Ilan lang yung bottle ko nito? Parang dalawa lang yata or tatlo. And ngayon, na-appreciate ko na siya ulit. J'adore na Eau de Toilette. Gusto ko silang dalawa. Pero, I think, right now, pwede pa tong magbago. Pero right now, sa weather natin sa Philippines, I think mas gusto ko tong Eau de Toilette. This is lighter, fresher. Pero pag nag-spray ka naman sa damit, medyo tatagal naman din siya. Almost para siyang baby cologne to me. Na powdery, floral, citrusy, light, easy to wear. I think even yung baby ko kaya tong gamitin. I like this. Parang nakikita ko tong pinapali ko sa katawan ko. Kung let's say ngayon, high school student ako, this will be my signature scent. Kasi para siyang baby cologne na floral. Last na bottle. Bihira kong hilain tong mga pabango na to, no? Kasi medyo matagal ko na siyang nabili. Pero, nagulat ako. Nung ginamit ko tong pabango na to, last March. Oh my goodness! Nako-complimentan ako. And nasasabihan ako na, ang bango mo! Ang bango-bango mo! I don't know why. Siguro mas nagbublong siya pagka mainit na weather. Actually, yung AERIN na perfumes, except yung parang rose nila na perfume. Dito sa parang basic na line, ha, meron pa silang mas parang magandang klase ng line, if that makes sense. Yung medyo gold na yata or white, yung pinaka-bottle. Ito kasi yung mga unang nilabas, no? Itong transparent na bottle. Parang etong mga to, pang summertime talaga siya. Parang easy reach for everyday. Alam niyo yun, pang signature scent. And ginamit ko nga siya nung March. Ang init, amoy na amoy siya sa akin. Para siyang amoy cologne. Amoy baby cologne na honeysuckle. And yes, actually malakas siya. Inispray ko siya sa damit, of course, and also sa katawan. Pero nagli-leave siya ng scent trail sa akin. Hindi na ako nag-respray. And amoy na amoy ako, guys. And gaya nga ng sinabi ko, nasasabihan ako ng tao na ang bango-bango ko dito sa may Mediterranean honeysuckle from AERIN. So ayan na, guys, yung mga perfume favorites ko nitong March. Alin dito yung meron kayo and gustong-gusto din ninyo. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!